Okay, we're here talking to Kai Soto regarding his experience so far here in the U.S., what his thoughts are, and how he's feeling. He's been here since April, so I'll turn it over to Kai. Oh, kumusta, Kai? Okay naman po. Ano feeling mo ngayon? Today, nagkaroon ka ng workout sa court. How are you feeling? Feeling well naman, maayos naman coach kasi every time na nag-workout kami, patas ng patas yung confidence ko sa sarili ko, sa laro ko, and yung mga workouts ko lang kay Chuck Person and sa P3 talagang nakakatulong talaga para sa akin. Kung i-breakdown mo, basically tatlong bagay ang focus talaga dito, di ba? Your strength, your speed, tsaka skills, di ba? Would you say that's accurate talaga yun ng ano? Strength, speed, tsaka skills? Yung tatlo talaga na yun yung pinakakailangan ko. And sa tingin ko naman talagang, sa tingin ko yun talaga yung nagagawa na mabuti nila ng P3 and ni Coach Chuck na tinutulungan ako na maging mas magaling dun sa tatlong bagay na yun. Importante kasi while you're doing it, nararamdaman mo mismo na lumalakas ka at saka bumibilis ka. Yes. Okay, so yun ba nararamdaman mo? Opo, kasi si Coach Chuck Person, simula mga first week ng training namin, wala siyang ginawa sa akin kundi parang ispasquatin lang ako pag dribbling ako na nakaupo. Parang third week pa ata kami or second week nag-start mag-shooting. Talagang inuna niya yung mga ano, talagang parang tinatak na sa utak ko na lagi ako dapat na naka-stay low. And yes, sa P3 naman, talagang P3 is P3, talagang lahat ng parte ng katawan ko talagang tinatrabaho. Kaya ayun, nararamdaman ko naman na nag-improve ako every day sa pag nag-workout ako sa kanyang dalawa. So, in other words, itong decision mo, pagpunta mo rito sa Amerika, napalayo ka sa mga kaibigan mo, a lot of the things na ginagawa mo sa Pilipinas. You think it was a good decision so far? So, tingin ko it's a great decision kahit na, ayun nga, yung mga ibang family ko nasa Pilipinas. Pero lagi ko lang iniisip na para sa akin to, para sa pamilya ko, para sa ikabubuti namin to. So, sa time ko naman dito, sobrang nag-enjoy naman ako dito. Kaya hindi ko naman masasabing na-feel na lonely ako kasi kasama ko rin naman yung family ko. And kahit pa paano, nakakausap ko pa rin naman yung mga kakilala ko sa Pilipinas. And talagang sinusuporta nila ako na pagbutihan ko lang daw dito. So, yun. Kwento mo ng konti yung bisita mo kay Quavo. Kumusta naman yan? Sobrang ayos na tao ni Quavo. Kala ko nung una parang medyo, alam eh, parang medyo gangster ganun. Pero nung nakilala ko, sobrang ano eh, parang soft-spoken pa nga. Parang ako lang pag nagsasalita. Yes. Parang ganun, maayos siya makipag-usap. Tsaka maganda yung mga sinasabi niya sa akin. Lagi niyang sinasabi yung parang value ng family, ganyan. Mm-hmm. Kasi yung mga kasama daw dati ng high school, hanggang ngayon mga kasama niya pa rin. Kaya yun. Nagulat ka, nakilala ka niya. Nagulat ko ako kasi unexpected eh. Bigla-biglang sinabi sa akin ni Tita Pati na Kai, makikita natin si Quavo mamaya. Oh, parang, sino? Quavo? Tapos lang yun. Nagulat na lang ako. Tapos yun, sobrang saya pagkatapos. With regards to prospects mo to continue playing for the national team, that's still, alam ng tao, mga tao na pumunta ka dito para gumaling, and di naman natin tinatago that there's really the NBA dream, di ba, na makarating ka sa NBA. But at the same time, gumaling ka for the national team, is that still, anong thoughts mo about it? Anong siyempre feelings naman mo? Kasi yung dalawang yun, yung NBA tsaka yung national team, yun yung top 2 talaga na parang, yun yung dream ko na makapaglaro. Kaya ako naghahanda everyday para pagdating dun, ready na ako. And yung talagang paglaro sa bansa ko, no question yan. Kahit saan mang liga, basta paglalaro ko para sa bansa ko, talagang lagi akong go dyan. Kaya yun. And obviously, the NBA dream. You're working with an NBA legend, si Chuck Person. Yeah. May mga nakaka-workout kang NBA players dito.
little by little nakakasama 'yun, nakakatulong 'yun towards getting there. So right now, ano pang tingin mo kailangan mo? What else do you need to improve on? Sa tingin ko yung tatlong bagay pa rin na 'yon, kailangan ko pang magpalakas pa kasi sa pagdating sa NBA at pagdating sa mga international na mga liga, talagang yung mga kalaban mo talagang ready na, talagang malalakas na, mabibilis na, ganyan. Kaya ayun, kailangan ko pang magpalakas, kailangan ko pang magpabilis, kailangan ko pang maging quick pagdating lalo na sa depensa kasi yep. Pagdating mo ng higher level, talagang sobrang talented na ng mga kalaban mo. And yung skills, yan, isa rin yan kasi sa tingin ko naman nasa parang around ako ng mga magagaling na mga tao, kaya sa tingin ko I'm in good hands naman, kaya yun. Feeling mo gumanda yung outside shooting mo? Feeling mo nag-improve? Feeling ko po, lalo na nung ano talaga yung pagkatap nung nag-training talaga ako with Chuck Person, kaya inayos niya yung angle ng paa mo, yeah. Yung mga details na tinuro niya sa akin, parang binigyan niya ako ng parang formula kung paano tumira ng maayos, kaya yes. Every time na tumira ako, tapos pag may mali, sasabihin niya lang trampoline, extend, ganyan. Tapos biglang, pag tira ko nung bigla naman shumushoot. Kaya after nun, parang patagal na patagal, nagkakumpiyansa na ako sa tira ko. And mas lalo lang napapractice ko yung tekniko, kaya mas lalo nag-improve nga yun. I think yun ang pinaka-importante sa lahat. Through all of this, we want to just remind you, and I think, nagsasalita ako in behalf of a lot of our other fellow Filipinos na are all wishing you luck. Kaya pagbutihin mo pa, keep working hard, and we'll see you soon competing yes, for the national team and elsewhere. Alam ko marami pa tayong mga sorpresa, malalaman ng mga followers mo yan pretty soon. Okay, thank you Kai. Thank you. Desktop, tween, hop, Eurostep. Yes. That's it. Okay. So I'm gonna do a cross, jab, wrap, and a Euro step. Okay.